34 years ago, kaibigan, naganap ang isang madugong protesta sa kalye ng Mendiola. Ang dapat na payapa na pagrarali ay nauwi sa pagkamatay ng 13 mga walang laban ng magsasaka at daang-daang mga sugatan. Sa araw na ito, January 22, 2021, ang 34th na anibersaryo ng madugong Mendiola Massacre. And sa video na ito, sabay-sabay nating titignan ang mga pangakong napako na naging dahilan ng madugong Mendiola Massacre. Ang lahat ng yan ay dito lamang kay Profesor Kung Saan Ikaw ay Laging Sure. Sa pamumuno ng kilusang magbubukid sa Pilipinas o KMP, nagmarcha mula Liwasang Bonifacio papuntang Mendiola ang 10,000 o higit pa na mga magsasaka. Isang taon na nga sa pwesto ang Pangulong Cory Aquino, pero wala pa din ang mga ipinangakong lupa. Dito na nila nilayong iparinig mismo sa nooy Pangulong Cory Aquino ang hiling nilang tunay na reforma pang agrikultura na ipinangako nga ni Cory noong siya ay nangangampanya pa lamang. Around 4:30 PM, kaibigan, na magsimulang maging aggressive ang mga nagpoprotesta. Kanilang itinulak ang mga barikada at lumagpas nga sila sa linya ng kapulisan. Dito na nagsimula ang bayolenteng kaguluhan. Samot-saring mga bato, bote at tubo ang pinagbabato at pinanghahampas sa mga pulis. Dito na din gumanti ang mga pulis gamit ang kanilang mga panangga at batuta. Nang biglang umalingaw-ngaw nga ang putok ng baril at nag-alarambo ang ilang mga kapulisan. Agad na umatras ang mga kaawa-awang mga magsasaka at tumambad na din ang mga walang buhay na katawan na tinamaan ng bala. 13 ang agad na namatay at daan-daan naman ang mga sugatan. Matapos ang pangyayari, agad na binuo ni Cory ang Citizens Mendiola Commission at pinakasuhan ang mga nagpaputok na pulis. Nag-offer din ng compensation ang Commission on Human Rights sa mga biktima. Ngunit isang taon nga matapos ang madugong protesta, ay dinismiss ng Manila Regional Trial Court ang kaso laban sa kapulisan at gobyerno. Ayon sa Korte Suprema, ang dahilan ng pagkakadismiss ay immune dito ang Estado. Wala ding natanggap ng compensation ang mga biktima kahit na kaunting tulong lang mula sa gobyerno. Wala ding naparusahan sa mga may kasalanan. At magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din nakukuha ng mga biktima ang inaasam na hustisya. Ano ang saloobin mo sa video na ito, kaibigan? I-comment mo lamang yan sa ating comment section sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayon, kaibigan. Like and subscribe, kaibigan, and comment mo na din ang gusto mong sunod nating pag-usapan. Laging tandaan, love, peace, and happiness lamang. Hanggang sa muli, ciao!